Gayman po ako mga kababayan sa inyo ng mga magagandang balita ngayon kasi ang bida-bida na lang po si Kibs. Anyway, siya na lang yung laman ng mga balita ngayon. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isla ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Si Kibs at saka si Maudigs na inappoint ng disappointed. Inappoint mga kababayan ng disappointed son na administrator ng kanyang mga properties kasi dadakmain na po ng FBI. You see, ilalabas na po yung warrant of arrest. Ngayon, natatakpan yung mga magagandang balita. Kaya ibigay ko naman sa inyo po yung makakatulong sa ating bansa. Di ano-ano yan, Mr. Barabillas, yung mga magandang balita mo dyan. Ito po, ilang may duminikit na advertisement. Balita sa Tribune po, Benguet farmers receive 3.8 million farm machine supplies from DAR. O diba, lalo na mga kababayan, papasok tayo sa El Nino. Talagang gusto ng ating Pangulong BBM na guminhawa at maging maayos po ang trabaho ng ating mga magsasaka na silang nagpapakain sa bawat isa sa atin po, yung ating mga farmers at yung mga nabibili natin sa mga market, especially dito sa Metro Manila po. Most of this galing pong Benguet, doon sa mountain province, yung mga gulay natin. Pag mahina yung production ng mga gulay po sa Benguet, sa Mountain Province po, na dinadala dito sa kung saan saang parte ng ating bansa, lalo sa Metro Manila, tumataas po yung presyo ng mga bilihin, ng mga gulay, pagkain po. Kaya napakaganda po itong ginawa ng ating Department of Agrarian Reform. Ito pa, DAR Chief Order Swift Land Distribution. Eh, sabi kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangan niyang tuparin yung mga nasimulan. Taposin yung mga nasimulan ng kanyang tatay na dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Kasi daw, baka niya ako multuin. Joke lang po na, joke lang po yun mga kababayan. Yun ang sabi niya, nang bumisita siya dun sa, sa Sultan Kudar Atlat yata yun. Sa ginawang sa Mindanao, sa ginagawang the usual distribution ng mga government services at mga ayuda sa ating mga magsasaka. Doon niya yun sinabi. O ito pa, mga kababayan, DA Chief allocates 5 million to boost Kadiwa Fund in Bataan. Di ba, mga kababayan? O ito pa, sabi dyan, DOH opens first urgent care ambulatory service center in the Philippines. Nalagaan niya, Mr. Marabillas, yung ating Pangulong Bongbong lang ang sakalam. Kaya naiinggit po yung mga anti-Marcos. Gustong siraan ng siraan po yung ating administrasyon. Hindi sila uobra kasi nakikita naman po yung mga magagandang ginagawa ng ating Pangulo saka yung ating First Lady, Lisa Marcos. Pero anya, Mr. Marabillas, ano yung balita na yung National Food Authority nagbinta ng mga bigas galing sa sa kanilang buffer stock? Iniimbestigahan na po mga kababayan itong sindikato ng National Food Authority. Ito siya, Hocus Pocus, Tolfo says NFA Corps in cahoots to sell buffer rice stocks to private firms. Hindi po yun, mga kababayan, tinotolerate ng ating gobyerno, ng ating mga authorities. Kaya lang, talagang yung mga sindikato, hindi pa po nabubuwag. Sindikato ng mga buaya. Anyway, but before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo ang full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads.
para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng Malinis and Spacious Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Glanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga gym equipments na brand new. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ayos pa, ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. By the way, gusto ko lang po announce sa inyo na inanganak na po sa buong Pilipinas ang pinakang malaking social media organization or social media group sa buong Pilipinas. Iyan po siya, KSMIP, kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas. The biggest social media group in the Philippines is born. Yung logo design niya, ginawa ng aking anak na architect, Ms. Riz Maravillas. Ayan po yung mga official members ng aming organisasyon. Kita po ninyo? Yan. 26 members po siya, mga kababayan. Salamat sa imbitasyon pala ng Bagong Pilipinas. Headquarters po siya ng Bagong Pilipinas. Na-invite po kami yung kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas. Matindihan niya, Mr. Maravillas, kayo ni Mrs. Ni Mrs. mo? Yan po. Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Diba? Ang logo po, ginawa ng aking anak na architect, may meaning po siya. Yan po ang meaning niya. The logo represents a shield that protects the masses from massive fake news from social media, which is the goal of this organization. The three stars representing Luzon, Visayas, and Mindanao. The overpowering color, blue versus red, representing the peace. That peace will only be brought in this chaotic society if we bring forth social media as an avenue to correct all fake news and uphold truth. Ganon, mga kababayan. So binuo namin ito para labanan po ang fake news sa social media at saka sa mainstream media. Kaya makakaasa po kayo na ang mga balita namin, balitang totoo, at yung mga commentaries namin, objective commentary and analysis po. Kasi yung mga sources namin, direkta po galing from the horse's mouth, ika nga. Galing mismo sa ating Pangulo, through the Presidential Communications Office, galing sa iba-ibang mga agencies ng ating gobyerno, galing sa Senado, galing sa Kongreso, at galing sa ating mga mamamayang Filipino, siyempre. Hindi yung galing sa mga marites tulad ng mga ginagawa na mga DDS vloggers at mga anti-Marcos vloggers. Punong-puno ng karga. O diba? At para po ma-upgrade yung skills ng bawat members po, mag-sponsor po kami, mga kababayan, ng mga training seminars sa tungkol sa journalism at saka sa libel, cyber libel po, para iwas sa kaso, hindi tulad ng ibang mga vloggers po, tira lang ng tira, at maririnig po ninyo sa kanilang mga channels mga pagmumura. Kasi anya, Mr. Maravillas, kanino pa man magmana kundi sa kanilang patron, palamura. Like leaders, like followers.
Ganon nga po. Kaya gusto namin ma-professionalize yung aming hanay. Ayos? Di balik tayo mga kababayan dito sa ating topic. So napakarami po yung nabigyan ng tulong. Umabot po sa more than 7,000 agrarian reform beneficiaries ng Benguet. Ito siya, the Department of Agrarian Reform said a total of 7,767 agrarian reform beneficiaries and farmer members of 8 agrarian reform beneficiary organizations received agricultural farm machineries and equipment, pati mga farm inputs mga kababayan na nagkakahalaga ng 3.8 million pesos para ma-improve ang kanila pong production and profitability sa kanilang lugar. Ito yung hindi binabalita ng mga DDS vloggers. Ang gusto nila mga paninira lang. Walang pag-inabang yung ating mga mamamayang Filipino. Pag good news po, tinatago nila. Ang gusto nilang i-content mga kababayan, lahat intriga. So yung objective po, napakalinaw. Para matulungan yung mga farmers, dumami yung production. Para may maibenta sa ating mga market at may kabuhayan sila po, tulong sa kanilang pamilya. At yung DAR natin, DAR Secretary, si Conrado Estrella III, ipinag-utos po yung mabilis na distribution ng mga titulo ng lupa sa ating mga farmers. Sabi niya rito, let us be proactive in serving our farmers through the land distribution and provisions of much needed anya na support services. Yan ang ganyang sinabi sa performance review and planning conference na ginawa sa Angeles City kahapon po. Yung Department of Agriculture naman po, nag-allocate naman ng 5 million pesos to boost the Kadiwa Fund doon sa Bataan. Kita ninyo kung gaano ka-aktibo ngayon yung mga agencies ng ating gobyerno sa paglilingkod po sa ating mga mamamayang Filipino. In a statement, sabi rito, kahapon, Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel said, the DA allocated 5 million in the said budget to establish the Kadiwa Store among many agricultural initiatives set in Bataan Province. So iba-ibang lugar po. May Benguet, yung DAR, Angeles City, DAR pa rin. Pagkatapos dito po sa Bataan naman, yung Department of Agriculture. So sabi rito, according to the DA, the project will benefit nearly 4,000 members of the 28 farmer cooperatives and associations. A permanent Kadiwa store in Limay promises affordable, fresh, and safe food for local consumers while providing farmers with increased income communities, sabi po ni Laurel. So nandyan ang effort ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng ating mga government agencies, kanyang mga sekretaris po, na talagang sub-sub sa pagtatrabaho na mapagaan po ang pamumuhay ng ating mga mamamayan, especially by the farmers at saka ng ating mga consumers sa pamamagitan po ng mababang presyo ng mga bilihin in the market. Pero anya talaga, Mr. Maravillas, ang sakit ng ulo. Yung sindikato sa National Food Authority. Pinaimbestiga na po. Ayan ang balita dito sa Manila Bulletin. Dolfo says NFA COA in cahots to sell buffer stock of rice to private firms. Yan ang masama po. Abang yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, alos hindi na matulog para maayos po yung mga problema ng ating bansa, lalo na sa pagkain at sa presyo ng bigas na gusto niyang maibaba. Ito naman yung mga sindikato nakikipagsabuatan para kumita mga kababayan yung sarili nilang bulsa. Diba? Sabi dyan, House Deputy Majority Leader at CIS Party List Representative Erwin Tulfo has accused the National Food Authority in the Commission on Audit of being in cahots. Nagsabuatan na niya on the issue of alleged improper disposition of the country's buffer rice tax. Bininda po, 75,000 na sako ng bigas. You see, siyempre, yung epekto niyan, mamahal yung presyo ng bigas. Kasi, imbis na ibenta ng mora sa market ng National Food Authority, ibininta sa mga negosyante. Ibibinta yon mga kababayan ng mataas. Kaya mataas yung presyo in the market. Dahil sa hindi masawata mga kababayan ng mga buhaya sa gobyerno.
An enraged Tolfo brought this up during the House Committee on Agriculture and Food motu proprio investigation, wherein the Solon's grilled NFA administrator, Roderico Bioco, on the sale of 75,000 sacks of rice to private traders for the relatively low price of 96.75 million pesos. Bakit hindi sa gobyerno ibininta? Bakit sa pribadong korporasyon? Susmar Josep, November anya, December, ikot ng ikot ang house leadership, naghahanap ng murang bigas. Ang tao nagugutom, napakamahal ng bigas sa mga oras na yon. Ang presyo ng bigas umaabot sa 70 pesos per kilo. Meron pala kayong bigas na ganon. Bakit hindi ninyo na lang sinabihan ang gobyerno na meron kayong bigas? Sinabo ng todo mga kababayan ni Congressman Tolfo. So kailangan talaga po, siguro pag na-found out na guilty sila, pagtatatanggalin ng mga sangkot, lalo na po itong si Bioco. The sacks of rice aging stocks, according to Bioco, were sold at 25 pesos per kilo to at least 9 private firms. The Deputy Majority Leader for Communications also assailed the COA, particularly the resident auditors of NFA, for not doing the job and not closely monitoring the transactions in the agency. Bakit hindi ninyo alam ang nangyayari? Bakit hindi ninyo alam ito? Baka po kayo ay tulog. Tulog lang o baka po kayo ay nakapikit lang at nakapiring ang mata. Mali po siguro, ano, Congressman Tolfo, hindi nakapiring yung mata. Dilat na dilat po habang tumatanggap. Hindi ba? Siguradong kahati po sa kita. Sa transaksyon, yun ang malinaw dyan, mga kababayan. Hanggang ngayon, puno ng sindikato po yung ating iba-ibang agencies ng gobyerno. So, importante talagang ituloy-tuloy yung paglilinis po laban sa mga magnanakaw sa ating gobyerno po. Ayan man lang po, mga kababayan. At least yung ating mga authorities, hindi po nagpapabaya. Uma-action po sa ganitong mga anomalya. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.